So ito ginamit natin din sa loob ay midya. Ayos oh, low flame din. Ito, itong bilog na ito, ganito po yan. Ito yung mga pinagputulan ng ginawang ano, building. So, inuwi dito para gawin ganito. Inilog po sa isang tubo, papasok yung tubo dito, tapos papaluin ito. Kaya naging bilog yan. Tapos ito naman, ganito din. Ganito rin yan. So, nakabuo tayo itong mga scrap din. Nakabuo ng ano, ng ano Kalan di Mantika. Success! So, yung taas nito ay 3.5. Yan. 3.5 po yan. Tapos, inches po yan. Tapos, ito ay 3. Tapos, itong burner natin ay ano lang. Yan o. 2 lang. 2 inches. Gumagamit tayo ng ano, inches lang. Hindi yung centimeter. Tapos yung laki nito, nasa sa inyo kung anong laki ng gagawin nyo. Ito, 12 ito eh. Yeah, 12 by 12. Tapos ito naman, nasa sa inyo na rin kung anong gagawin yung halaki. Taba, basta importante, meron lagi na langis. Tapos ito naman, ito ay ano lang, bolt lang to. May nut. Inihikit na lang ito oh. Tapos nilagyan lang ng ganito oh. Ito. Ayan, lagyan lang para mahigpitan dito, lumabas dito. Ayan. Ganyan lang. Tapos yung ano to, media lang ang laki. Itong burner. Benhap lang. Tapos, isa lang ang butas dito. Isa lang ang butas dito sa ibabaw. At tatlo dito sa loob, dito sa gilid. Sa gilid. Dito ay 2 cm mula sa ilalim. Tapos tatlong butas lang dito, paikot, yung tatlo. Tapos tirak pa sa ibabaw, tapos may isang butas. Bali, apat lang ang butas niya. Ang butas, pambutas ng ito ay 1.8. 3.5. Hindi ako nagkakamali, oh, 1.8 yan. Oh, yan, 1.8. Ganyan din po yun. Tatlo, isa din eh, dito, pa dito. Tatlo, bali, apat. Yan lang po, pwede na. Basta 2 inches ang taas. 3.5 po ito. Pwede naman po yung 3. 3 din ang haba, 3 din ang laki. Yan. Okay na po yan. Para ipakita ko lang sa inyo at pag kayo gumawa din makakagawa na kayo ng ganyang klase ng Kalan di Mantika. So maganda na po yung ano pinapaliwanag natin ng mabuti para makuha na yung ano makuha yung discard eh. Wala napakita ito sa inyo ang ginawa nito. Ito yung ano lang oh. Guma lang ito, tapos may butas dito, nut dito, ito yung pinipihit. Pag ito yung nailock mo, naipihit na ganyan, maglalock na yun sa langis dito. So pag niluwagan ito, bababa na dito yung langis, tapos ito, may tubo na pupunta rito, malaki na ito. Ito yung may guma. Hindi naman ito masusunog dahil malayo dito. So nilagyan lang ito ng guma dito. Ayan. Para hindi umusok. Ayan. Tapos ito naman sa blower. So wala pang blower na maganda, kaya ang ginagamit namin ay sobrang lakas. Ganito nga, ganito lang. Hmm. Pero okay naman. At least napapa-blue flame namin yung ginawa. So ito lang style. O kung itatapon lang itong mga gatong klase, wala, hindi natin magagamit, itatapon lang tapos bibinta sa junk shop, wala na, sayang. O ito, may magkano rin ang per meter nito. O ginagawa nating Kalan di Mantika. So ayan o. Ito nga, nabilog natin. Eh ano, tubular din yan. So ayan o. So ngayon ay titestingin natin ang ating Kalan di Mantika. Marami ang gawa dito na kalan. Ito square. Ito yung measurement to. Ito naman yung bilog. Lahat yan, okay yan. So ito naman ang isa. Mga ano, ritaso lang ito yung mga pinagawa namin sa bahay. Yan
lagyan na natin ng blow gas. At tuloy-tuloy na po yung ako dahil mahilit na po yung ating burner. So, tingin ko po talaga po ito ay matipid gamitin. Dahil po nga sa mga ating mga langis na kalimitan sa atin, may mga motor na, yung mga sasakyan. So, kalimitan, pinamimigay lang yung ating mga change oil. Pinagpalitan naman po. Kagandahan nito, minatuklasan na ganitong pamamaraan upang ma-recycle natin, magamit ulit yung mga ginamit na langis, yung mga mantika. Tsaka kagandahan pa, at pwede rin pala yung ano, yung langis na pinagprituhan. So maganda ating mga na napapanood, nakikita sa social media na ito po pwedeng makatulong. Ito po yung mga magandang halimbawa na talaga pong maganda yung nagiging influensya ng ating mga gumagawa ng mga DIY na ito pwedeng pakinabang ng ating mga kababayan. Ayan po, blueprint. So, maganda po. At ang nakakatuwa rin po, nakapag-isip tayo ng pamamaraan upang sa ganun po, yung mga nakatambak nating mga basura ay hindi agad pabenta kung sa mga junk shop. Maganda po na ito, naiisip natin na kung pwede pa itong gawin sa itong klase ng kalan. Kung pwede natin pakinabangan, makakatipid na rin tayo. At yung nang market at nang makita po itong gatong klase ng kalan, may katanong po kung magkano. Sa amin ay naggagawa alagang 2.5 hanggang 3.5. Depende po yata sa laki. So, kung tayo makakagawa ng sarili, mas makakatipid-tipid po tayo. So, yun nga po guys. Gumuhit po ako dito kahit medyo pangit. Pasensya na po yung buhit ko. Importante po ay mas may paliwanag ko. Hindi nyo makuha sa explanation ko. So, meron po tayong guide. Meron po akong ginawa diyan para maging pattern po sa paggawa. So, hindi ko lang po nabanggit. Ito nga po pala. Yung butas dito, kasi tatlo nga po yung butas dito, ay huwag po nyong itatapat dito sa labasan ng langis. Kasi po, baka may possibility po na bumalik yung langis na ito. Makaka-apekto sa ano. Kaya ilihis na kaunti natin dito sa butas nito, itong tapat nito. Ano po? So ito, ibang style naman ito. Pantay siya. Sarado dito. Pinanigyan ako ting goma lang dyan kasi baka para mas malamig siya. Ano po? Hindi pati kung mayroon akong welding na hindi nasara. Pinanigyan ko lang na kunting goma dyan. Tapos ito, diretso. Galing dito. Itong lot na to, binutasan ko po yan. Ito, binutasan ko po yan ng 1/4 at isinuot ko po yung maliit na tubo po dito na kinarve ko po ganyan. So, yan po. Ito naman po may thread. Kinat ko po yan kaya po mayroon ganito. So, yan na po. Siguro naman po mas maintindihan na natin dahil ito ay nut po na malaki. Pwede po yung dublihin. Kapag wala po kayong nut na malaki, pwede po itong dublihin. Ispatan lang po natin. Paikot yung dugtungan. Tapos ito naman po, full thread po yan. So, ang ginawa ko, i-grind ko yan. Nakagrind po yan dito. So, yan. Nakagrind po yan para nasa ganun po, pag nailak natin ito, tapat na to, baba. Yan, open po yan. Kasi po, ito yung tangke. Kumbawa, ito yung tangke. Ayan, lalabas po yung mantika dyan. Punta rito. Ngayon, pag isinarado po natin, hihigpit natin yan, ito pong poultry na ito, papasok hanggang dito. So, hindi na po tuturo ang langis. Kaya po, i-ganyan, kalahati lang po yung, ano, yung thread niya kasi nga po, i-gimrain natin yung nakakinat natin. So, yan po yung mas, hindi ko parang nabanggit kanina, kaya, nagawa na po ako ng drawing kasi mahina po magpaliwanag. Kaya, kahit papano, gumawa po ako ng drawing na ganyan para, siguro mas maintindihan ng mga bago. So, mga matatagal na po, okay na po yan, madali na po yan. Kung tingin lang po, alam na po nila yan. So, ito ay ibinabahay ko rin po sa mga, lalo kong sa mga bago na ayaw pong bumili ng kalandi mantika. Okay po, maraming salamat. And God bless. Sana po, huwag po kayo magsabang mag-subscribe, mag-like, share, and comment.
nang sa ganun po mas mapaganda pa natin. At saka shout out po sa lahat ng gumagawa nito ng DIY na Kalan di Mantika. Please support. So yun nga po pala. Maraming salamat kay Sir Joseph Ligayada and Sir IMDB Vlog sa commit nyo habang nag-i-edit ako, nabasa ko. Tuloy-tuloy lang po tayo para magbahagi ng ating kaalaman at makatulong din po sa aking kapwa. At nang sa ganun po ay mas marami pa ang makinabang. Maraming salamat po. Maganda rin pong ginagawa niyo. Please support po. Ako yung bagaman bago lang po dito ay nakikita ko rin po yung gawa nila talaga pong ayos. Nakaka-inspire po na sa kabila ng mahirap gamin itong pag-DIY talaga pong nagsasakripisyo, nagpuporsige po para makagawa ng ganito para maibahagi. So yun nga po guys, maraming pong salamat and God bless. Kung gusto niyong video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Times para ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!